Malaking tulong sa mga residente ng Isla Polo Piña sa Iloilo ang pagkakaroon ng eskwelahan sa kanilang isla. Pero ang problema, hanggang high school lang ang itinuturo roon. Kailangan pa nilang mamangka papuntang bayan para lang makapagkolehiyo. Nakatutok si Charlene Belvis ng GMA Iloilo. 25 minuto ang biyahe sa sakay ng pampot mula sa sentro ng bayan ng Concepcion papuntang isla ng Polo Piña sa Iloilo. May dalawang paaralan sa isla. Isa para sa mga mag-aaral sa elementarya. Ang isa para sa mga estudyante ng high school. Malaking bagay ito para sa mga residente, lalo't di raw nila kayang magpaaral sa bayan dala ng kahirapan. Si Mang Frankie, anim na anak ang pinag-aaral. Sa loob ng isang araw, maswerte na raw kung kumita siya ng 200 piso sa pangunguha ng kopra sa bukid at pagsisibak ng kahoy. Kulang na kulang para tustusan ang pag-aaral ng mga anak. Pero pagmamalaki ni Mang Frankie, nakatapos na ng high school ang kanyang panganay. At isang taon na lang, magtatapos na rin ang sumunod. Ano kagastot eh? Pilit na gid lang ang pakarama ka. Eskwela sila eh. Sa malabot lang na akong persana. Gustong mapagtapos ni Mang Frankie ang kanyang mga anak hanggang kolehiyo. Pero sa kalagayan nila, tila malabo na raw mangyari iyon. Sige, makuha ka pa sa ilang balon. Ma-boarding house pa, pambot. Kung ang mga estudyante sa isla ang tatanungin, gusto rin nilang makatapos hanggang kolehiyo. Pero wala naman daw silang magawa, lalo't salat sila sa buhay. Gusto ko man tayo mag-eskwela, college galing. Mangod ko lang yung pa-eskwelahan naman. Sa Hunyo, 5 anak din ni Aling Jinky Manuhog ang magbabalik eskwela sa Polo Piña Elementary School. Tulad ni Mang Frankie, gipit din sila sa buhay, kaya naman umaasa silang hindi pababayaan ng gobyerno. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na bibigyang pansin ang hiling ng mga taga-isla. Charlene Belvis, Nakatutok, 24 Horas.